Amen. Puri po ang Panginoon. Tunay po na ang isang buhay na isinuko sa Diyos ay isang buhay na matatag, malakas, at hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang buhay na isinuko sa Panginoon. Yung buhay na yon, kapag kasinamahan ng Panginoon, yung buhay na kahit anong gawa ng kaaway ay hindi mahahadlangan. Sa pagkatunay nga po na ang bawat isa sa atin na nagsuko ng buhay, ang Panginoon na ang kumikilos sa atin. Kaya sabi nga, if God is for us, who can be against us? Amen? So salamat po sa Panginoon na sa atin pong pagsunod sa Panginoon sa buhay na ito, we are assured. Narinig po natin yung patotoo ni Brother Noni. Meron siyang battle, health concerns. Pero lahat ng yan ay pinagkakatiwala niya sa ating Diyos. At yan naman po talaga ang pwede nating magawa. Meron tayong Diyos na pwede nating pagtiwalaan sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Hindi lamang niya tayo sinasamahan, kundi may pangako siya ng pagtugon sa bawat mga panalangin ay dinudulog natin sa Kanya. Sa mga tanong na minsan kahit hindi natin alam yung sagot, pero dahil binibigyan niya tayo ng pananampalataya, pagtitiwala at panghahawakan sa Kanyang salita, maaaring hindi natin agad makita yung tugon, pero dahil alam natin ang Diyos ang nangako, hindi niya tayo bibiguin. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Andiyan po ba kayo? Parang medyo ano ah. Oh, malamig na ho ang ano, ang aircon. Kaya ho ganun ang pakiramdam ng bawat isa. Or something is kumbaga sa atin pong pagtitipon ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. I pray na sa oras po na ito, I declare that the Spirit of God that is within us, siya po ang patuloy na magbibigay ng patuloy na attentiveness sa Kanyang salita, particularly sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. I pray, Father God, for Your Spirit. Lord, kumilos ka po na makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Ano man, O Diyos, ang atmosphere, Lord God, anumang nararamdaman ng bawat isa, anumang mga struggles, Father God, we are more than conquerors as You have promised, O God, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mananagumpay. Hayaan mo, O Diyos, na makita namin ang Iyong pagkilos sa lahat ng sitwasyon. At huwag ang sitwasyon ang aming makita, kundi yung Diyos na kumikilos sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Sa oras pong ito, O God, nilalapit po namin sa Iyo. Ang mga sandaling ito, O God, kumilos ka ng makapangyarihan, patuloy kang mangusap at magturo. Banal na Espiritu, Ikaw ang Espiritu ng katotohanan. Walang salita mo, O Diyos, na babalik sa Iyo, na walang kabuluhan. Kaya sa oras pong ito, Father God, I declare na ang Iyong salita, Panginoon, ay maitatanim ng mabuti sa puso, sa diwa ng Iyong mga anak, upang ang Iyong binhi ng katotohanan ay lumago at magbunga sa bawat isa, O Diyos. Marami salamat sa pagkakataong ito, O God, sapagkat iginader mo ang bawat isa upang kami, Panginoon, minsan pa maranasan namin ang presensya mo, at minsan pa sa kalagitnaan namin, O God, madama namin, nakasama ka namin, at Ikaw ang Diyos na nangungusap sa bawat isa sa amin, sa bawat bahagi ng gawain ito, and particularly, sa Iyong salita na nais mong ipahayag sa Iyong mga anak na inuna ang Iyong kalooban. Yeah, once again, Lord God, Ikaw po ang aming Diyos na itinataas, Ikaw ang aming Diyos na pinapupurihan. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Puri po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, amen. Hallelujah. Iandaan niyo po ang inyong mga sarili. Pakibukas po ang inyong Bible sa aklat po ng Ephesians chapter 6. Ang babasahin po natin ay verses 11 hanggang 13. Epeso chapter 6, talatang 11 hanggang 13.
At kung kayo po'y naririyan na, niyayahan ko po kayo na magsitayo. Muli po nating bigyan ng paggalang ang salita ng Panginoon habang binabasa po natin ito. And let us read it once again ng malakas, bawat isa po. Basahin natin ng malakas, both English and Tagalog. Ready na po? Amen. Oh, parang konti pa lang. Ready na po ba sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Yan, amen. So basahin po natin ang sabay-sabay. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sa Tagalog po, basahin po natin, inyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Purihin po ang Panginoon, pinagpala na ng Diyos ang kanyang salita, makakaupo na po kayo. Amen, hallelujah. Hallelujah. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay isang napakahalagang paksa. At ang bawat isa sa atin ay dapat maging aware sa katotohanan ng ito. Sapagkat hindi po lahat ng mga mananampalataya ay aware po sa ganitong kalagayan that we as Christians, we are in a battle. Pero hindi po lahat ay unawa na bilang isang Kristiyano, siya ay nakikipagbaka. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, para bang kapag hindi siya handa doon sa mga atake ng kaaway, nagugulat na lang siya kasi hindi niya alam na siya pala ay nasa labanan. Kaya ang ating pong paksa ngayon is about spiritual warfare. And it is about fighting the enemy in God's environment. At ito pong pakikipagbaka natin na ito ay maliwanag po na ipinapahayag dito sa bahagi ng banal na kasulatan na atin pong binibigyan ng pansin. Kaya sabi ni Apostle Paul, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. So, bilang isang mananampalataya, ang utos ni Apostle Paul sa atin bilang mga Kristiyano ay magsuot tayo ng armor of God, full armor of God. Bakit? Sapagkat meron pong pakikibaka na nangyayari. Meron pong paglalaban na nangyayari between darkness and light. Merong pangyayari na paglalaban ng mga anak ng Diyos laban sa gawa ng Diablo, ng kadiliman. At para mapagtagumpayan natin ang pakikipagbaka na to, we have to be in the environment of God. Para magtagumpay tayo sa pakikipaglaban sa kaaway, kailangan na nandun tayo sa panig ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang pakikipaglaban na ito, hindi po natin ito kakayanin kung sa ating mga laman lamang. Ewan ko kung napanood niyo po ito, pero nakita ko po sa Facebook, napakaganda po ng pinapakita niyang lesson patungkol po sa atin pong paksa ngayon na may kinalaman po sa pakikipaglaban natin sa mga gawa ng kaaway. Alam natin na ang eagle ay tinuturing na king of all birds. Eagle. Pero ang sabi, there is only one bird that can ride at the back of the eagle at ito ay tumutuka doon sa likodan ng eagle. At ang ibon na ito ay walang iba kundi yung crow o yung uwak. Pero ayon po doon sa nag-share ng video, ang sabi niya, habang yung crow, pag mababa na yung lipad ng eagle at nakita yun ng crow,
sasabay siya doon sa eagle, tapos dadapo siya doon sa likuran ng eagle, tapos unti-unti tutukuin niya yung likod ng eagle. Pero ang sabi doon sa video, parang hindi nababother yung eagle doon sa ginagawa ng crow sa kanya. Bagamat ito ay may ginagawa at mutuka. Sa halip, ang ginagawa po ng eagle, pag naramdaman niya na nandun na yung crow sa kanyang likod at tumutuka na, papailan lang itong eagle na ito ng mataas na mataas. At kapag ka itong crow na nasa likod ng eagle ay halos maubusan na ng kanyang hangin dahil dun sa taas na nilipad ng eagle, later on, unti-unti, bibitaw na siya doon sa likod ng eagle at yung agila malaya na doon sa atake ng crow sa kanyang likuran. So, bakit ganon ang nangyari? Ang sabi po, dahil yung eagle, ang kanyang environment ay matataas na lugar. At yun yung kanyang lugar na kung saan doon siya naghahari. Doon siya namamayani. Samantalang ang crow naman po, dahil hindi niya environment yung mataas na lugar, at pag dinala siya doon sa mataas na lugar na halos kinakapos na siya ng hininga, hindi na siya makatagal sa labanan. Kaya antimano, talo agad siya. Now, ano po ang nais kong makita natin dito na may kaugnayan po sa ating pakikipagbaka sa gawa ng kaaway? Tayo po bilang mga mananampalataya, katulad na sinabi ni Apostle Paul sa atin dito, pinapaalala niya sa atin sa verse 12 na bilang mga mananampalataya, meron tayong kalaban, meron tayong katunggali, meron tayong kaaway. The moment na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, naging target ka ng ating kaaway. Markado ka ng kaaway. At dahil doon sa pasya mo na sunod sa Panginoon, ang kaaway ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para yung iyong pananampalataya ay atakihin hanggang ikaw ay manghina and later on, tumalikod ka sa iyong pananampalataya. So meron tayong battle. Kaya lang, dito po ay pinapakita sa atin kung paanong yung eagle, para matalo niya yung kanyang kalaban, dinadala niya dun sa kanyang sariling environment yung kanyang kalaban na kung saan yun yung lugar na siguradong mananalo siya. Now, sa atin din bilang mga mananampalataya, yes, meron po tayong pakikipagbakang espiritual. At kung gusto natin magtagumpay laban sa mga forces of evil, forces of darkness that is moving patungo sa atin upang tayo ay gapiin, ang kailangan po natin gawin bilang mga mananampalataya is to be in the environment of God kung gusto natin magtagumpay laban sa atake ng kaaway. At ang environment ng Diyos ay yung we are in the Spirit. Kung makikipagbaka tayo sa kaaway, it should be in the Spirit, in the presence of God. Kasi kung sa ating lakas, sa flesh, itong flesh ay environment ito ng kaaway. Ito nga yung kanyang pilit na pinaghaharian. Kaya kapag ito ang ginamit natin laban sa kaaway, talo na agad tayo. Kasi environment niya ito. Pero dahil tayo ay ipinanganak na sa Espiritu, we are born in the Spirit. Nang ibig sabihin niyan, we are placed back in the environment of God. Yan na po yung naging kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Kaya kung mapapansin niyo po, nung si Adan po ay nilikha ng Diyos, nasan po si Adan? Adam was already in the environment of God. Inilagay doon sa nilikha ng Diyos na Garden of Eden, yun yung environment na naroroon ang presence ng Diyos at doon niya inilagay si Adam. At yung lugar na yun, kasama ni Adam ang Diyos. And I believe, dahil nga
naroroon yung pinagbawal na puno na dapat hindi kainin. Ano yung puno na yon? Tree of the knowledge of good and evil. Satan, siguro araw-araw, kasi si Adam ang binilinan ng Diyos na huwag kumain ng puno na yon. At anong ginawa ni Adam? Si Adam po, dahil ipinagbawal yon ng Diyos, hindi po siya nagpupunta doon. Lagi siyang kasama ng presensya ng Diyos. And I believe Satan, sa araw-araw ng buhay ni Adam, he was trying to tempt Adam. Gusto niyang dalhin si Adan doon sa environment niya, doon sa harapan ng tukso. Pero hindi niya madala yun, hindi niya magawa yun, kasi mas pinipili lagi ni Adan na nandoon kasama ang Diyos. Andiyan po ba kayo? Doon sa environment, sa presence ng Diyos, nandun lang si Adan. Wala siya doon sa lugar ng kaaway, yung tukso. Wala doon. Sino ang nandun? Si Eva. Kaya nung makita ni Adan, ni Satan, na andun si Eve, na-attract siya doon sa puno na yon. At sino si Satan ayon dito sa Genesis chapter 3 verse 1? Yung serpent noon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 3 verse 1, ang sabi, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, 'Did God really say you must not eat from any tree in the garden?'" So, si Adan, nandun siya sa presensya ng Diyos, sa environment ng Diyos, na kung saan yun yung lugar ng pagtatagumpay. Samantalang si Eva naman, yung pinagbabawal ng Diyos, nasan si Eva? Nandun siya sa environment ng kaaway. Yung lugar na kung saan, ay nandun yung tukso. At dahil nandun si Eva, anong nangyari? Alam natin, he was tempted. Natukso po siya. Bakit? Kasi lagi siyang nandun sa forbidden tree. She was in the environment of the enemy. Doon sa lugar na kung saan naroroon ang tukso. Of course, totoo naman po yun, pag ikaw sa environment ng kaaway, there is a tendency na mahulog ka rin sa tukso. Kung alam mo na yun ay isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, tapos lagi kang nandun, may tendency talaga na mahulog ka sa tukso. Si Adan, dahil alam niya na ipinagbabawal yun ng Diyos, kaya hindi siya pumunta doon. Para bang alam mo na apoy ay nakakapaso, pero andun ka pa rin sa apoy. Kaya nga sabi, walang sino man na lumalapit sa apoy, naglalaro ng apoy, na maaaring hindi mapaso. At yun ang ginawa ni Eva. Kaya ano nangyari? Si Eva po ay nahulog sa tukso. Why? Because she was in the environment of the enemy. Dun sa mismong tukso, lugar ng tukso. Ano ba ang dapat na ginagawa natin kapag tayo ay nasa harapan ng tukso? Ang dapat ginagawa natin bilang mga mana ng palataya, ang tukso po, hindi po natin idinadalangin, "Lord, palakasin mo ko sa harapan ng tukso." Ang sabi ng Bible, pag binasa natin, pinapatatag tayo sa ating pananampalataya para sa iba't ibang mga para maging matatag tayo sa mga iba't ibang sitwasyon. Pero yung maging malakas tayo sa tukso, hindi natin makikita sa Bible na bibigyan tayo ng lakas sa harapan ng tukso at mag-enjoy tayo sa tukso dahil malakas naman tayo. Hindi. Ang turo ng banal na kasulatan, ang tukso dapat tinatakbuhan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 22. Ito po ay sabi utos ni Apostle Paul sa batang-batang si Timothy na nag-ministry. Ang sabi niya, "Flee the evil desires of youth and pursue righteousness." So ano sabi niya? Flee doon sa mga bagay na may kinalaman, sa mga tukso, sa mga bagay na
ang kaaway ay alam mo na gumagawa siya ng mga paraan upang ikaw ay akitin. Ang sabi ni Apostle Paul, lumayo ka na dyan, tumakbo ka. Bakit? Kasi ang tukso, nilalayuan, tinatakbuhan. At paano ka makalalayo dyan? Ang sabi po din dito ni Apostle Paul, ang sabi niya, flee evil desires of youth, pursue righteousness, faith and love, and peace, along with those who call on the name of the Lord out of a pure heart. Para makalayo ka sa tukso, pumunta ka sa environment ng mga taong ang presence ng Diyos ang hinahanap. Pumunta ka doon sa mga tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoon out of pure heart. So hindi ka dapat magstay doon sa lugar na kung saan nandoon ang tukso. Para malabanan mo ang tukso, layuan mo ito at makisama ka sa mga lumalayo din sa tukso, doon sa mga tao na nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? So hindi po pwede na nasabihin mo, hindi, kaya ko to. Ako'y may Diyos at nandun ka sa tukso. Nagbababad ka sa tukso. Hindi po pwede. Layuan mo ang tukso para magtagumpay ka laban sa tukso. Huwag kang magbabad sa harapan ng tukso. Amen po ba? Yan po dinuturo ng Panginoon. Now, asan si Eva? Saan natin nakita si Eva? Instead na kasama niya ang kanyang asawa sa presensya ng Diyos, siya ay malayo sa environment ng Diyos sapagkat nasan siya? Nasa environment siya ng kanyang kaaway. Nasa environment siya ni Satan. Nandun siya sa ipinagbabawal na lugar. Mga kapatid, particularly tayo po ng mga mag-asawa, meron po dito sa atin ng mga mag-asawa, mahalaga din po ang mensahe na pinapakita sa atin dito para po sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. Nakita natin dito na magkahiwalay si Adan at si Eva. Si Adan ay nandun sa presensya ng Diyos, samantalang yung kanyang asawa nandun sa presensya ng environment ng kaaway. Kaya anong nangyari? Nahulog si Eva, samantalang andun si Adam, ina-enjoy ang presence ng Panginoon. So maganda mga kapatid na makita natin yung kahalagahan na both husband and wife should be together in the presence, in the environment of God, serving God together. Amen po ba? Makita natin yun at salamat sa pribilehiyo na kung saan sa atin po bilang mga mananampalataya, nandun tayo sa ganong sitwasyon. Purihin ang Panginoon kung kayo bilang mag-asawa, magkasama kayo naglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Samantalayan niyo yan. Magbabad kayo sa presensya ng Diyos. Mabuti po yan. Ilalayo kayo ng Diyos sa tukso. Pero ito po yung sitwasyon ngayon sa ating panahon. Kung noon si Adan ang babad na babad sa presensya ng Diyos, ngayon makikita natin ang mga husband, kung si Eva noon ang babad na babad doon sa environment ni Satan, baliktad ngayon. Ano? Makikita natin sa ating panahon, ang mga babae ang masyadong concerned sa presence ng Diyos. They were in the environment, in the presence of God, while their husbands are away. Somewhere. Ayun, dun din, sa presence or sa environment ng kaaway. At yun po ang katotohanan ngayon sa ating generation. Makikita natin na mas marami mga babae ang tutok na tutok. They were very much involved sa mga gawain ng Diyos compared noon. Kaya ngayon po makikita natin sa ating panahon, maraming mga naglalabas ang mga women in the ministry. At hindi lamang basta mga women in the ministry, they are women very on fire in the ministry. Sa ayaw at sa gusto natin, yung po yung nakikita natin katotohanan. Maraming itinatayo ang Panginoon ng mga babae ng Diyos, nag-aalap sa presensya ng Diyos kasi laging nandun sa piling ng Panginoon. Amen po ba? At yun po yung katotohanan. Na bakit po ito nangyayari? Well, ang tako po dito, ito po ay katugunan doon po sa prophecy na ibinigay ng Diyos kay Prophet Joel. At ito po ay makikita natin sa Acts chapter 2, verse 17 and 18. Ang sabi po sa verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams.
Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Sabi po ng verse 12, or verse 17, I mean, sabi, your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Ayan, kaya kung nakikita nyo po minsan, dumarating yung pagkakataon, yung ating mga seniors, medyo natutulog na po, magpuri kayo sa Panginoon, pinupulfill lang nila yung prophecy ng Bible. Sabi, your old men will dream dreams. Kaya ngayon, habang sila ay natutulog, sinasabi nila, ito yung pangako sa akin ng Panginoon, pinangyayari ko lang. Well, biro lang po yun. Pero sabi po ng verse 18, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. So, bakit ipinahayag ito ng Diyos na sinabi niya, both men and women, kung noon, lalo na po sa Israel, talagang patriarchal sila. Mostly, mga lalaki lang talaga ang minimension, bihirang-bihira na i-mention ang mga babae kahit sa genealogy. Kasi nga, noon, ang talagang binibigyan ng credit ay yung head ng family, yung father. Pero, nung ibinuhos ang Espiritu ng Diyos, sinira ng Diyos yung kaayusan na yon. Ibig sabihin, mas binuksan niya na. Ibig sabihin, hindi niya na nililimitahan ang kanyang pagkilos para sa lalaki lamang. Kasi hindi nahihintayin ng Diyos na tumugon ang lalaki. Ang tagal, meron naman babae na handa mag-commit. So, sino ang ginagamit ng Panginoon? Yung kanyang in-anoint. Yung kanyang in-anoint, whether men or women, kung siya ay pinahiran ng Diyos, gagamitin siya ng Diyos. Hindi niya nahihintayin pang tumugon ng isang lalaki na ang tagal-tagal kung meron namang available na mga babae na handang magpagamit sa kanya. Yun ang kanyang papahiran at yun ang kanyang gagamitin. At yun ang ipinangako ng Panginoon, in the last days, sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking espiritu at gagamitin niya ang lalaki at babae. At ngayon po, ang nakikita na nga po natin ay ang katotohanan ito. That God is raising up women in the ministry. Women who are on fire for God. Now, going back doon sa sitwasyon nila Adan at ni Eva, ano po ang nangyari nung nagkasala sila Adan at Eva? Nandun po sila sa environment ng Diyos, pero si Adan mas pinili niya yung environment ni Satan, samantalang si Adan, lagi siyang nandun sa presence ng Diyos. Kaya ano nangyari? Nung nagkasala sila, dahil si Eva, alam naman natin, siya ang natukso, at nandun na rin si Adan. Kaya nahulog na din siya. So ano po ang nangyari? They were removed from the environment of God. Inilabas po sila sa Eden. They were thrown out from the environment or the presence of God. They were cut off from the fellowship with God. Inilabas po sila doon sa Garden of Eden. Kaya naputol na yung kanilang ugnayan sa Diyos. Yung environment ng Diyos. Nawala sa kanila. At alam na natin ang nangyari. Pagkatapos po noon, lahat ay naalipin na. Lahat na lang tao, from Adam hanggang sa panahon natin, lahat ng mga lahi na sumunod kay Adan, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ay alipin ng kaaway dahil sa kanilang kasalanan. Sa ayaw at sa gusto natin, yun po yung katotohanan. At kung tayo ay alipin ng kasalanan, we have no power against the enemy. Sapagkat ang kapangyarihan ng kaaway sa atin ay yung kasalanan. Kaya kung sabi nga, di ba, ang tayo'y alipin ng kasalanan, kaya gawa tayo ng gawa ng kasalanan, kahit gusto nating humiwalay, kahit gusto nating umalis sa kasalanan, dahil tayo'y alipin, wala tayong magawa. Patulad po ng addiction, di ba? Kaya mapapansin ninyo, ang addiction, dapat ang tao ang umukontrol sa mga bagay. Pero pag sinabing addiction, the thing is controlling the person. Na hindi naman dapat. Dapat ikaw ang control sa lahat ng bagay. But if something is controlling you, hindi na yun, wala na yun sa kaayusan. Kaya ano ang kalagayan ng addiction? Isang bagay, alam mo, sigarilyo. Di ba yung iba ay, sabi nga, ay talagang
chain smoker, hindi pa nauubos, hindi pa namamatay yung, hindi pa nauubos yung sindi, gusto agad ay may kasunod na uli. Kaya minsan, yung mga chain smokers ay mga 2 to 3 packs a day na sisigarilyo nila yon. Ang sasabihin mo, bakit hindi mo i-give up? Ano sabi nila? Hindi ko magawa eh. Kasi nga, addiction na. Wala na siyang control. Yung bagay na ang kumukontrol sa kanya. Now, ganun din ang kasalanan. Nung si Adan at si Eva ay nagkasala, inalis sila doon sa presensya ng Panginoon at lahat na ng mga tao, kasama tayo, ay naalipin na ng kasalanan. Kaya kailangan natin na maligtas mula doon sa kapahamakan. Maligtas mula doon sa kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa mabuting balita. Sapagkat nung tinanggap natin ang mabuting balita ng kaligtasan na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, siya'y inilibing para sa ating kasalanan, at muling siyang nabuhay, anong patotoo ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Hindi lamang patunayan na mayroong muling pagkabuhay, kundi para patunayan na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo din sa pagiging walang saysay na buhay, we can be raised back to life to start a new life afresh sa pangunguna ng ating Panginoon. At yun ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang bawat isa sa atin, bagamat tayo'y naalipin ng kasalanan, ano ang nangyari? Tayo po ay naibalik sa kaharian ng Diyos. When we were born again, ano sabi ng banal na kasulatan? Ang pagiging born again ay kapanganakan sa Espiritu. So kung noon, nung nagkasala sila, Adan at Eva, at yung espiritu nila ay namatay, at tayo din, naapektuhan nun, pero nung tayo ipanganak na muli, ipinanganak tayo sa espiritu. At ano po ang nangyari? Ito po ang magandang balita, mga kapatid sa Panginoon. Yung ating kapanganakang muli in the spirit, yun ang nagbalik sa atin sa environment ng Diyos. Yung dating presensya ni Adan, sa presensya ng Diyos na kahit nandiyan yung tukso, hindi siya na gagapi. Nung tayo'y panganak na muli, dahil kasama natin ang Diyos, ibinalik niya tayo sa presensya ng Diyos. Ngayon, kung tayo'y mananatili doon sa environment ng Diyos, kahit nandiyan ang kasalanan, mananatili lang tayo sa presensya ng Diyos, magtatagumpay din tayo laban sa anumang gawa ng kaaway. Amen po ba? Alam ko na medyo itong bagay na ito ay para sa atin, totoo kaya yon? Pero tingnan natin mabuti, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan natin, itong kapanganakang muli sa Espiritu na ito, ito ang nagbalik sa atin doon sa environment ng Diyos. At kapag pinag-aralan natin ito sa ilang mga talata, ang makikita po natin na kahalagahan nung tinanggap nating espiritu, hindi lamang ito basta kapanganakan bilang bagong nilalang. Ang sabi po, tingnan natin itong mga verses. 1 John chapter 2, verse 20 at saka verse 27. Iko-compare po natin itong mga verses na ito. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, sa mabuting balita ko muna babasahin. Ang sabi po, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa, ayon sa verse 20. Sa verse 27, ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So dito po sa mabuting balita, binabanggit po yung Espiritu, tinanggap natin. Yun ang sabi ng mabuting balita. At dahil tinanggap natin ang Espiritu nung tayo ay nanampalataya, of course, ang ibig sabihin nun, yung Spirit of Sonship ang tinanggap natin. But pag pinag-aralan po natin ng mabuti itong talatang ito, at titingnan natin sa ibang mga salin, makikita natin that yung spirit na tinanggap natin, it is more than sonship. Tingnan natin mabuti. Ang sabi po sa NIV, the same verse, 1 John chapter 2, verse 20 at saka 27 ng NIV, ang sabi po sa Tagalog, tinanggap na espiritu, sa English,
But you have an anointing from the Holy One. So yung word na ginamit na Tagalog na tinanggap, dito po sa NIV, ang ginamit po ay anointing. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Verse 27, as for you, the anointing you received from Him remains in you. Sa mabuting balita, parang ang tinanggap mo lang, espiritu, simple lang, ordinaryo. Pero sa NIV, mas nilinaw, hindi lang basta spirit of sonship ang tinanggap mo. Anointing. Ano ba yung anointing? Yun yung presensya ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. So hindi ka lang basta anak ng Diyos. You have the anointing of God bilang anak ng Diyos. Amen po ba? So hindi lamang tayo tumanggap ng espiritu ng pagiging anak. We also receive the anointing of God. Para saan yung anointing? Tingnan po natin. Ang sabi ng verse 27, dito po sa... ang Biblia naman po ang salin. Sa Ingles ang sinabi, anointing, ano? Dito naman po sa ang Biblia, ang sabi ng verse 20, at kayo'y may pahid. Again, the same din po yan ng anointing or unction. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Verse 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So, hindi lamang spirit of sonship ang binibigyan ng pansin ni Apostle John, kundi ang binibigyan niya din ng pansin ay yung anointing ng Diyos na kasama nating tinanggap when we receive the Holy Spirit. So, dalawang bagay ang tinanggap ng isang mananampalataya na ipanganak. Ano yun? Number one is rebirth. We receive the Holy Spirit for our new birth. At yun naman po yung una, yun yung katotohanan. Pero hindi lamang po para sa new birth ang espiritu na tinanggap natin. Pangalawa, yung espiritu na yan ay tinanggap din natin bilang anointing ng Diyos. So ibig sabihin, tandaan nyo po, pag pinag-usapan po yung anointing, sa lumang tipan may kinalaman po ito doon sa mga special na position, special functions ng mga lingkod ng Diyos katulad ng priest, ng king, ng prophets. At sila po ay ina-anoint, sila po ay pinupunasan ng langis na ipinapahayag na sila po ay designed para doon sa specific function or purpose para sa Panginoon. Pero pansinin niyo po ngayon mga kapatid sa Panginoon, bilang mananampalataya, kung yung pahid na yon ay para lamang sa priest, sa king, sa prophets, sino ngayon ang pinahiran? At ano ngayon ang kalagayan natin kung tayo'y merong Espiritu ng Diyos? Sabi, tinanggap ninyo ang pahid, tinanggap ninyo ang anointing. So ibig sabihin, bawat isang mananampalataya, hindi lamang tayo mga anak ng Diyos, kung hindi, meron tayong anointing ng Diyos to do His work. Amen po ba? Hindi lamang tayo anak ng Diyos, hindi lamang ang mga pastor, hindi lamang ang mga propeta ang may anointing. Everyone who received God doon sa new birth, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pagsusuko ng buhay, sa kapanganakang muli, kasama na tinanggap ng isang mananampalataya ay yung pahid ng Diyos. Ano yung pahid ng Diyos na yon? Para ikaw ay gamitin niya para sa kanyang kaharian. Amen po ba? Sige po, tuloy natin. Para mas maging maliwanag, I pray for the Holy Spirit to continue to illumine and enlighten each and every one of us mula sa kanyang aral na ito na napakahalaga. Sapagkat ito nga ang kailangan ng nating maunawaan. Kung tayo nakikipagbaka, dapat maunawaan natin that we have to fight the enemy not on his ground, but doon sa environment ng Diyos. And to fight the enemy in the environment of God, we have to be operating in the Spirit. Ang anak lang ng Diyos ang may kakayanan at may katagumpayan laban sa gawa ng kaaway. Sapagkat tayo ay mayroong Espiritu ng Diyos at mayroong pahid ng Espiritu ng Diyos. Yun yung anointing. Amen po ba? So when we receive the Holy Spirit,
Ang pinag-uusapan po natin dito, na sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lamang spirit of sonship o yung pagiging anak ang tinanggap natin, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, kasama sa tinanggap natin ay ang pahid ng Diyos, ang anointing ng Diyos. Which means, every believer born in the Spirit, binigyan ng spirit of sonship. And at the same time, every one of us who received the spirit of sonship, kasama doon sa spirit of sonship na yon, is the anointing of God through the Holy Spirit. So, bawat isa sa atin, dalawa yon ang ibig sabihin nung tinanggap natin na spirit from God. Hindi lang pagiging anak, kundi kakayahan upang tumayo para sa Panginoon because of His authority and power in us. Now, tandaan nyo, nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ang sabi, the Spirit of Christ is in us. At nung dumating ang Diyos sa atin, hindi 50% lang ng Espiritu ng Panginoon ang nasa atin or 25%, hindi. Ganon kaya ang ginawa ng Panginoon? Pinili konti lang niya ang inilalagay sa buhay natin? Hindi. Binibigyan niya yung kanyang Espiritu sa bawat nananalig sa Kanya. Kaya lang, yung ating pag-perform, yung ating pagtayo, pag-aangkin, doon sa authority na ibinigay ng Panginoon, doon nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Pero as far as God is concerned, every one of us, nasa atin ang Diyos through the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, aalis ako. Pero para ito sa kabubuti ninyo, kasi isusugo ko sa inyo ang aking Espiritu. Kung noon limited ang Panginoon, nung nandito siya kasama ng mga alagad, hindi siya pwedeng nasa ibang lugar kasi physically nandito siya. Pero nung umalis na ang Panginoong Jesus at sinugo niya ang banal na Espiritu, the Lord is everywhere present sa bawat mga nananalig sa Kanya. Kasi ibinigay niya ang Kanyang Espiritu sa bawat pinanganak na muli. Pero ang maganda, yung bawat nagtataglay na Espiritu ng Diyos, hindi lang Spirit of Sonship ang taglay-taglay. We have the anointing of God in us. Amen po ba? Parang hindi kayo excited na may anointing na binigay ang Diyos sa atin. Ha? Ay, yun po ang sinasabi ng banal. Hindi ko po yung salita. Binabasa ko lang yung sinasabi ng banal na kasulatan. We have the anointing of God in us as He gave us His Spirit. At yun yung dapat nating makita na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Now, ang sabi po, sige po, para makita pa rin po natin dito yung sinasabi ng Panginoon. Sa John chapter 4, verse 14, ang salin po ay ang Biblia. Ang sabi po, datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Pansinin niyo po, binigyan tayo, sabi, ang sino mang uminom ng aking tubig, hindi na kailanman mauuhaw. Pero maganda, yung tubig na yon, dahil nga hindi ka na mauuhaw, babalong pa yon, aagos, mag-overflow. Now, ang tanong, para saan yung overflow na yon? Ang sabi po ng verse 38 ng John chapter 7, ang sabi, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. So, when we receive the Holy Spirit, yung sonship, yun yung start ng buhay, bagong buhay. At mula doon sa buhay na yon, mag-overflow po yan. Anong bunga ng buhay? Lahat ng inilalabas niyan ay buhay. Amen po ba? So, dahil tayo ay tumanggap ng buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, mula dyan, mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Sa NIV, ang sabi, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sa 38, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
streams of living water will flow from within Him. At kung nagpa-flow ito mula sa ating buhay, saan ito, iikot lang ba ito? Yung pag-overflow nito, tayo lang ba makikinabang nito? Yung overflow na yan, mula doon sa tinanggap nating Espiritu, sabi, springs of living water will flow from within. Yun po yung anointing. Yung tinanggap nating Spirit of Sonship, yun yung nagbibigay sa atin ng kakayahan para yung bunga ng Espiritu mag-manifest sa buhay natin. Yun yung springs of living water mula sa eternal life. At mula din doon sa Espiritu na yun, yun din yung nagbibigay sa atin ng mga spiritual gifts. Kaya nag-overflow siya. Now, para saan po itong anointing na to? The anointing is for the ministry and for the works of the enemy. Yung Spirit of Sonship, may kinalaman sa ating pagiging sa karakter natin. Yung dating buhay natin na hindi kaaya-aya na marumi, binigyan tayo ng bagong espiritu, binigyan tayo ng bagong karakter, bagong puso. Pero yung espiritu na yan, hindi lamang tayo binigyan ng bagong puso, ng bagong espiritu, kundi mula doon sa espiritu na yan, nag-overflow po yan. At yung overflow na yan, yan na po yung anointing na nagre-resulta ng ating ministeryo at maging ng ating pakikipagbaka laban sa gawa ng kaaway. Kaya ang sabi, streams of living water will flow from within Him. So anong purpose ng overflow na yan? Ang purpose ng overflow na yan ay lugar para sa ating ministry, para sa ating spiritual gifts, para sa ating spiritual warfare. When we have been born again, nagkaroon tayo ng new environment. Pansinin niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan sa Colossians chapter 1 verse 12 and 13, di ba nawala si Adan doon sa environment ng Diyos nung kasama na damay tayo? Pero nung tayo na nanampalataya, inilip tayo sa environment uli ng Diyos. Ang sabi po ng verse 12, basahin nga po natin ng malakas, sabay-sabay, makikisuyo. 1, 2, ready, go! Sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So from the environment of darkness na tayo ay powerless, when we have been born again, inilipat tayo sa environment ng Diyos. At yung environment ng Diyos, ang tawag doon ay Kingdom of the Son. Kingdom, hindi Son na kibuloy. Yung tunay na Son. Kingdom of Jesus, the Son of Real God. Hindi po yung nag-aangkin. Inilipat po tayo dahil sa ating pananampalataya, ang sabi ng banal na kasulatan, meron tayong dating environment na ang naghahari doon ay darkness, alipin tayo doon, pero nung tayo'y nanalig mula doon sa isang environment, inilipat tayo sa bagong environment, the environment of God, presence of God, kung nasaan ang anak ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos. At tayo bilang mga anak ng Diyos, saan tayo nilagay? Sa kaharian ng anak. So in the kingdom of the Son, nandun ang Diyos. Amen po ba? So nasa na po tayo ngayon? We belong to the new kingdom. Kingdom of the Son. Yun yung environment ng Diyos. Sa NIV ang sabi, sa verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son. So talagang mayroong pangyayari na paglilipatan ng environment. At dahil nailipat na tayo sa bagong environment, yun na yung kakayahan natin ngayon. Dahil nga meron na tayong Spirit of Sonship, we have the anointing of the Spirit, then we can fight the enemy. Not doon sa kanyang kakayahan, but doon sa environment ng Diyos na kung saan inilagay na tayo ng Diyos because of Jesus Christ. Andyan po ba kayo? So yun po yung kalagayan natin ngayon. We battle the enemy not in his
kingdom. But in the kingdom that God has placed us, in the kingdom of His Son. Kaya kung tayo man ngayon ay nakikipaglaban sa darkness, nandito na tayo sa environment ng Diyos. At dahil ito'y environment ng Diyos, dapat ang ginagamit nating sandata ay mga arsenals that comes from God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6, magsuot kayo ng baluti, armor of God. So, ang panglaban natin sa kaaway, hindi sarili nating lakas. Ang baluti natin, ang sandata natin, ang arsenals natin should be armor that comes from God. Amen po ba? Because we are fighting the enemy doon sa environment ng Diyos. Ngayon ang tanong. Sino ang meron itong anointing na to? Mga pastor lang ba? Mga leader lang ba? Ang sabi po ng Mark chapter 16, verse 17 and verse 18. Basahin din po uli natin ng malakas, mga kapatid, pero this time, dahan-dahan. Ready? Go. And these signs will accompany those who believe. So, itong mga palatandaang ito, na kanino? Sa mga sumasampalataya. Wala doon sa title. Wala sa office. Doon sa mga sumasampalataya, everyone who believes. At ano itong mga signs na ito? Ano sabi? They will speak in tongues, they will drive out demons, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ina-exercise po ba natin ito bilang mayroong Espiritu ng Diyos? Bilang mayroong Spirit of Sonship at bilang mayroong Spirit na sinabi ng Diyos, yun yung anointing niya sa atin? The question is, are you doing it by yourself? O pagka mayroong karamdaman, itawagin si leader, tawagin si pastor. E samantalang ang linaw pala, itong mga palatandaang ito, available, pwedeng gamitin ng bawat isa na nananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lang ano ginagawa ng kaaway? Ang ginagawa ng kaaway, itong mga bagay na ito, pilit niyang itatago sa inyo, pilit niya na hindi yan ipapaalam sa inyo. Bakit? Para magmukha kang talunan, pero ang totoo, siya nanginginig sa iyo. Kasi alam niya, kapag sinaway mo siya sa pangalan ng Panginoon, aalis siya, wala siyang magagawa, kundi sundin yung authority ng Panginoon. Why? Because you are in the environment of God, and you are moving in the Spirit of God. At walang magagawa ang enemy. All he has to do is to follow. Kasi may authority ka bilang anak ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya bawat isa po sa atin ay binigyan ng ganitong kapamahalaan. Sa Tagalog, ang sabi po, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Kaya yung kayo po, every time na kayo po'y dumadalo sa gawain ng Panginoon, naririnig niyo po dito na may nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi po yun pinag-aaralan. Mayroon po nagpa-prophesy ng scripture, hindi po yan kinakabisado. Nangyayari yan as the Spirit leads us, as we worship Him. Kasi yan ay palatandaan ng presensya ng Diyos na siya'y kasama natin. Pero hindi lamang speaking in tongues ang palatandaan na kasama natin ng Diyos. Kapag tayo nag-minister sa isa't isa, sabi nga, we can heal the sick. Hindi tayo mga doktor. Ang mga doktor nag-aaral para makapagpagaling. Pero ang sabi lang sa atin ng Diyos, panalangin nyo, gagaling. Imagine niyo po 'yon. Wala tayong authority, wala tayong karanasan. Meron lang tayong kapangyarihan mula sa Panginoon at 'yun yung ginagamit natin. Amen po ba? Kaya ang tanong, are you using that authority that God has given you? Dahil pag hindi niyo 'yan ginagamit, natutuwa ang kaaway.
Pero sabi ng Panginoon, lalakip sa atin ang mga tandang ito. Every one of us, we have this authority from Christ. Why? Because we have been transferred from the environment of darkness to the environment of God. And in the environment of God, the presence of God, we are operating in the Spirit, not in the flesh. Kaya pag nakikipagbaka po tayo sa kaaway, nakikipagbaka po tayo ng mayroong katagumpayan. Kaya sa pakikipagbaka natin ito, knowing that we are in the environment of God, we are to use God's arsenal. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul sa verse 11 and verse 13. Dalawang beses niyang ginamit, sabi niya, isuot ninyo yung baluti ng Diyos, verse 11. Verse 13, isuot ninyo ang baluti ng Diyos. Dalawang beses niya sinabi, ano itong baluti, ano itong armor na ito? Now, tingnan natin, sa maikling panahon lamang po, pero gusto ko po na sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ngayon, ang Banal na Espiritu ang magturo sa inyo kung paano pang i-apply itong mga arsenal na ito, itong mga weapon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin para mapaglabanan natin ang iba't ibang lalang ng kaaway. So ano po ito mga spiritual arsenals na available sa atin in the environment of God? Number one, kapag ikaw ay nasa environment ng Diyos, you have the belt of truth. Sapagkat ang lahat ay pinalaya na mula sa kasinungalingan at dinala na tayo sa spirito ng kaliwanagan. Sabi nga, the truth shall set you free. Ngayon na dito na tayo sa katotohanan, ang sabi, ibigkis ang katotohanan. Verse 14, stand firm then with the belt of truth. At yung sinabi din dito, yung breastplate of righteousness. Now, anong usage ng belt of truth? Ang purpose po ng belt. Ang belt po ay, kaya tayo nagsisinturon, kaya lang later, ngayon medyo pang forma na lang yan. Pero ang purpose talaga noon, ang proper usage ng belt is para i-tighten mo yung mga bagay na loose sa buhay mo. Halimbawa, pag ikaw ay sundalo, mahirap po makipaglaban na andito yung espada, tapos may dala ka mga kung ano-ano mga suot mo, tapos maluwag yung pantalon mo. Kaya pag susugod ka, hawak mo muna, baka mahulog. Di ba? Ang hirap kumilos. Kaya ang purpose, para wala ka nang iintindihan, itali mong mabuti yan. Yung buong upper garment, proteksyonan mo sa pamamagitan ng belt. So, i-connect mo yung lower part and upper part, siguraduhin mo na tightly. Para pag nakipaglaban ka, ang focus mo lang talaga ay dun sa pakipaglaban. Now, ano naman ang application niya sa buhay natin? Kung gusto natin na ang ating buhay ay nasa maayos na kalagayan, sa halip na kaguluhan na maghari sa atin, katulad ni Adan, nandun siya sa environment ng Diyos. Wala siya doon sa environment ng kaaway kasi naparito ang kaaway para pumatay, pumuksa, mangwasak. Kaya kapag ka ang naririnig niyo lagi ay tinig na hindi mula sa Diyos, ano bang tinig ng kaaway? Paano niyo malalaman ang tinig ng Diyos sa tinig ng kaaway? Simple lang, doon sa John chapter 10 verse 10, i-distinguish natin ano ba ang purpose ng Lord. Sabi niya na parito siya para bigyan ang tupa ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasaya. Ang Diablo, sabi na parito para pumatay, pumuksa, mangwasak, manira. So, paano mo malalaman na ikaw ay nabubuhay ang katotohanan ang daladala mo? Pag ang naririnig mong salita na pinakikinggan ay nagpapatibay, nagpapalago at dun ka sumasama, nasa katotohanan ka. Pero kapag ang pinakikinggan mong salita ay naglalayo sa iyo, sa iyong kapatid, pag ang pinakikinggan mong salita ay marites o naninira ng kapatid mo, saan yan? Sa Panginoon o sa Diablo? So, doon natin makikita. Alamin natin, ano ba itong napapakinggan ko? Ito ba ay nagpapalago ng aming relasyon? O itong naririnig ko na ito, i-entertain ko ba ito? Samantalang ang purpose naman nito ay parang, bakit pinagugulo-gulo kami magkakapatid? So dapat maging maingat tayo, maging malinaw sa atin. Kung sa Diablo, mapanira yan. Pero kung sa Panginoon yan,
dapat nagpapatibay yan. So ganun din sa atin, i-tighten natin ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na huwag tayo mag-entertain ng mga bagay na magbibigay ng kasiraan, ng pagkawasak, ng gawain ng Diyos. Ang pakinggan natin ay yung salita ng Diyos na nagbubuo, nagpapatibay, nagpapalakas. Belt of truth. Ikalawa po, breastplate of righteousness. Anong usage nito? Breastplate protects the most vital internal organ of a soldier. Organs, I mean. Kasi heart and lungs. Yan yung mga vital organ na pinoproteksyonan ng breastplate. At ang kaaway, ano po yung kanyang atake? Inaatake po yung seat ng ating emotion, yung sentro ng ating emotion, yung ating puso. Kaya nandyan po yung galit, nandyan po yung unforgiveness, nandyan po yung inggit, nandyan po yung mga bagay na naiipon doon sa ating puso. So kapag kayan ay naiipon na, inaatake ng iyong emotion, ano ang dapat na panlaban natin? Dapat ang panlaban natin dyan ay righteousness o katwiran. Ang ibig sabihin po niyan, when you are being attacked, maaring yung personality mo, may mga maling paratang sa'yo, mabibigat na accusations, anumang attack sa iyong emotion, sa iyong buhay, kaya mong i-endure yan kapag katiyak mo na ikaw ay nasa katuwiran ng Panginoon. Kasi ang mahalaga sa iyo, yung katuwiran ng Panginoon na nasa iyo, hindi na yung reputasyon mo. Hindi na yun ang iniingatan mo. Kaya nga sabi ni Apostle Peter sa chapter 3, 1 Peter chapter 3, verse 13 hanggang 16. Ang sabi po niya, at sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad, kundi pawang kabutihan? So kung ang ginagawa mo ay kabutihan at hindi naiintindihan ng iba, wala kang problema, hindi issue sa iyo yun. Pagpatuloy mo lang. Verse 14, at sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Ipagpatuloy nyo lang. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Verse 15, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ng Diyos. Kahit paratangan kayo ng mali, kung nagpapaliwanag kayo, hindi sila naniniwala, sabi ng banal na kasulatan, okay lang. Basta manatili ka pa rin sa tama. Kung paniwalaan pa rin ng marami yung kasinungalingan, okay lang. Kasi ang mahalaga sa iyo, kasama mo si Kristo doon sa ginagawa mo. Dinadampanan mo si Kristo sa ginagawa mo. Ang dami na pong nakulong, ang dami na pong naparitangan ng mali dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At kung nakulong man sila o namatay man sila dahil sa pakikipag sa katuwiran, hindi nila yon ikinahihiya. Kasi alam nila, ginagawa nila yon para sa Panginoon. So yun yung importante. At yun yung paglaban natin sa gawa ng kaaway sa pamamagitan ng pagsusuot ng breastplate of righteousness. Na ang ibig sabihin, yung atin pong katuwiran, yung ating mga sariling katuwiran, yung sarili nating karanasan at kakayahan, hindi tayo doon nagdedepende. Kasi alam natin, wala naman yung halaga. Ang mayroong halaga, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. At yun ang ating tayuan. Kahit saan tayo magpunta, kung alam natin ang ginagawa natin ay mabuti at ayon sa katuwiran ng Diyos, lagi yung tama. Pero kung ang basehan natin ay sarili kong opinion, sarili kong karanasan, pabago-bago yon, hindi yon ang totoo. Ang totoo lagi ay ang kalooban ng Panginoon. Amen? So lumakad lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Thirdly, feet fitted with readiness for action. Ephesians chapter 6 verse 15 and 16 sabi, and with feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ano po ang purpose ng paa? Para saan ang paa? Of course, ang paa ay nagsisignify po yan ng activity. Ang paa ay nagpapahayag na ikaw ay handa kang pumunta saan mang lugar, pero dapat handa kang pumunta para sa awain ng Panginoon. At ito po ang atake ng kaaway para sa ating activity.
para sa ating readiness to do the will of God. Ang atake po ng kaaway, bibigyan ka niya ng busyness. Kung ikaw ay handang-handa para sumunod sa Panginoon, ang gagawin ng kaaway sa'yo, bibisi ka. At laging merong ganitong patutuo kapag tayo bata sa pananampalataya, talagang nagkukumit ka na, Lord, every Sunday, dadalo po ako sa gawain mo, pero magugulat ka, pagdating ng Sunday, ang daming mga hadlang ng kaaway na kapag ka hindi mo na nakayanan, talagang magagapi ka ng kaaway. Kasi nandun yung atake ng kaaway. Dapat yung paa mo laging on the go sa gawain ng Panginoon, pero yung kaaway, bibigyan ka bigla ng maraming gawain, okay, biglang may dumating na bisita, ipagluluto mo. So, biglang may mga ganong sitwasyon na yung readiness for the gospel ay pinalitan ng inactivity. Yung mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Dapat yung paa natin, kating-katiyan dapat para sa gawain ng Diyos, para gumawa sa kalooban ng Diyos. Kailang minsan, ito pong ang iba, di ba, naririnig po natin ito, may mga paa na kating-kati sa gala. Sa totoo lang, di ba? Pagkagalaan, ako, ang bilis. Yung mga paa na yung automatic na, no? Ang bilis. Kaya dapat kung gaano kakati yung ating paa sa gala, dapat makati din yung ating mga paa para sa Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po ba, ang ganda ng description ng Bible sa mga paa na active para sa Panginoon. Romans chapter 10, verse 15. Ang sabi, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ang mga paa na maganda sa paningin ng Panginoon, hindi yung naka-pedicure lagi. At may design pa yung paa, yung pedicure. Ang talagang maganda sa paningin ng Panginoon ay yung paa na laging handa para sa kanyang gawain. Amen po ba? Naririnig niyo po ba, mga kapatid? Dapat yung paa na yan, kating-kati para gumawa para sa Panginoon. Pag alam niyo na parang binibigyan kayo ng katamaran ng kaaway, oops! Doon kayo sa environment ng Diyos at labanan niyo yung katamaran sa environment yan ng kaaway. Amen po ba? Kasi dapat tayo ay abalang-abala para sa kalooban ng Panginoon. A lovely feet for God is a feet used for mission, for advancing the gospel of peace and reconciliation. And number four, shield of faith. Ano naman po itong shield? Ito yung ano yung pangsangga. Ephesians chapter 6 verse 16. Sabi po, and with your feet fitted with readiness that comes from the gospel, yung verse 15, verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Anong usage nito? Ang usage ng shield, it is used against the deadly weapons. Ano yon? Yung mga pana, mga espada, mga sibat. At ang enemy ay aatakihin po kayo ng iba't ibang uri ng kanyang atake. Shield of faith. Isishield natin yung faith. Ano ang ginagawa sa faith? Dapat pinalalakas yan. Dapat pinatatag yan. Dapat pinatitiba yan. Sabi po ng 2 Corinthians 5, we walk by faith, not by sight. So dapat lumalakad tayo sa pananampalataya. Pero ano ginagawa ng kaaway para itong pananampalataya na ito ay humina? Kaya ang utos sa atin, magkaroon tayo ng shield. Protection na natin ang faith. Protect from what? From doubts. Kasi kapag nagsimula na tayong magduda, yan ang kalaban ng faith. At ano yung mangyayari kapag ikaw ay nagsimulang magduda? Ano pong nangyayari? Di ba yung faith natin, pag-asa? Eh sabi ng Panginoon, malapit na siyang dumating, nakikita na natin mga palatandaan. Pero Lord, ba't ang tagal mong dumating? Hindi yata totoo na dadating ka. Di ba? Minsan, magdududa ka. Hindi yun ang issue natin. Ang tinuro ng Panginoon, maghanda. Yun ang trabaho natin. Yung pagdududa, hindi yan sa Panginoon. Ang trabaho natin, maganda habang naghihintay. Andiyan po ba kayo? Magkaiba po yung naghihintay, naghahanda sa pagdating, kaysa yung nagdududa kung talaga ka bang dadating.
Yung naghihintay, magpe-prepare yan anytime. Kasi Lord, sabi mo eh, pangahawakan mo yung sinabi ng Panginoon. Pag pinagdudahan mo yan, hindi ka naniniwala sa pangako ng Panginoon. Lord, sabi mo datating ka, pero Panginoon, bakit ganito na sitwasyon namin, pero wala ka pa din. Lord, dumating ka na. Siguro hindi ka talaga tapat sa iyong pangako, hindi ka talaga darating. Hindi. Huwag natin pagdudahan ang salita ng Panginoon. Yung pinagagawa ng Diyos, yun ang gawin natin. Ano pinagagawa niya? Maghintay. At habang naghihintay, gumawa habang naghihintay sa kanyang pagdating. Yun ang gawin natin. Kasi bahala ang Panginoon kung kailan siya darating. Ang mahirap, dumating ang Panginoon, hindi ka handa dahil nagduda ka. Andiyan po ba kayo? Kaya pinapaalalahanan tayo, be ready, be prepared for the coming of the Lord is like a thief. Hindi siya katulad lang magnanakaw. Katulad lang ng paraan ng pagdating ng magnanakaw. Na magnanakaw, hindi nagsabi yan. Halimbawa, kailan ninang dali. Pupunta ako sa inyo, alas 10, ha? Pakibukas nga yung mga pinto naman na medyo hindi mahirap buksan. Awang-awang nyo lang ng konti kasi mga 10 o'clock ako dadating. May magnanakaw bang nagpapaalam ng kanyang dating? Ngayon ang Panginoon, tinuturuan tayo na maging watchful because anytime He will come back as He will. At bilang mga anak ng Diyos, dapat excited tayo because our Lord promised that He will come back soon. Lord, yes, we will wait. At habang hindi ka pa dumadating, Panginoon, maghihintay kami sapagkat tapat ka sa iyong pangako. So i-shield natin yung ating faith against these words of the devil na hindi totoo, hindi dadating ang Panginoon. Damdamin yon. Palakasin natin ating pananampalataya habang naghihintay tayo sa Panginoon. Amen? Shield of faith. Helmet of salvation. Ephesians chapter 6, verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So magkasama po yung helmet of salvation at saka sword of the Spirit. Ang usage po ng helmet, it protects the head's vital organ. Anong vital organ ng ating ulo? Hindi po yung skull, hindi yan organ. Ang vital po sa ating ulo ay yung ating utak. And a wound in the head is a serious wound. So, kailangan ng protection para hindi ito masira, hindi ito maapektuhan. At yung salvation natin, inaatake ng kaaway, causing us to give up. Kailangan natin bantayan yung ating helmet of salvation na nandun yung pag-asa natin na totoo ang pangako ng Panginoon. Kasi kapag hindi natin binantayan ang ating salvation, ang ating kaligtasan, sa halip na magtsaga tayo, ang magiging concern natin, gi-give up tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang mga anak ng Diyos, na nasa environment ng Diyos, hindi alam ang salitang give up. Hello? Ang mga anak ng Diyos, ipinanganak sa Espiritu, may anointing ng Diyos, hindi alam ang salitang give up. Pero hindi ko sinasabi na hindi tayo babagsak. May pagkakataon, sabi ni Apostle Paul, bumagsak siya, nakaranas siya ng marami mga pagbagsak. Pero hindi yun yung final blow. Alam niya, pagbagsak niya, mayroong pagkakataon para muling bumangon, para muling tumayo. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. No, ganun din sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Huwag ang isang problema lamang ay magpalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Maikli lang ang buhay, pero marami mga mananampalataya, inuubos pa yon sa pag-aaway, sa pagtatampuhan. May oras pa kayo, ha? Maikli na nga ang buhay, o konti na nga lang ang oras, tapos ginugugol nyo pa dun sa awayan, sa tampuhan. Amen po ba? Wala na, dapat wala na tayo dyan. Ang bantayan natin, paano natin mapapalago yung ating pananampalataya. Dapat ang isang mananampalataya, hindi naghahanap ng dahilan para mag-give up. Hindi niya ituturo yung kanyang kapatid na naging cause ng kanyang pagtalikod. Hindi mo yun ituturo. Sa halip tingnan mo ang Panginoon sa iyong pananampalataya, fix your eyes on Jesus. Siya ang nagpasimula ng pananampalataya sa iyo, kaya hindi mo ituturo ang naging sanhi ng paglayo ng mata mo sa Panginoon. Hindi ang Panginoon na nag-alis sa iyo doon. Ang mata mo ang naglagay doon sa mga tao na naglayo sa iyo sa Panginoon. Andiyan po ba kayo?
Pero anong turo ng Panginoon? Fix your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. Kasi siya ang nagpasimula ng pananampalataya. Siya rin ang magtatapos ng pananampalatayang ito. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Kumusta ang helmet na salvation? Buo pa ba? Baka, yes, totoo. Marami po mga misa, may mga basag na yan. Ang laki yung iba, binat pa, basag-basag na. Pero okay lang. Quake-proof po yan. Kapag ikaw ay nasa environment ng Panginoon, quake-proof yung helmet na yan. We are built to last, katulad ng pinag-aralan natin. Amen po ba? Kaya huwag tayong lalayo sa presensya ng Panginoon. And, ano po? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang usage po, weapon for attack against the enemy. Ito lamang yung sandata na talagang magagamit natin laban sa kaaway. At ang sandatang gamit natin, nasusulat, sinabi ng Diyos, hindi sinabi natin. Ang powerful na sandata laban sa kaaway ay yung sinabi ng Diyos, hindi yung sinabi mo sa Kanya. Andiyan po ba kayo? Ang powerful na pinakikinggan ng diablo na salita ay yung salita ng Diyos, hindi yung salita ni ganito, ni ganyan. Walang power yon. Ngayon, kung powerful ang salita ng Diyos para sa kaaway, kung wala kang salita ng Diyos na minimemorya para gamitin sa kaaway, nagiging powerless yung power ng Panginoon na binigay sa'yo. So, ano kailangan gawin? Kung ito ang pang-atake sa kaaway, ano kailangan sa sandata? Kailangan ng sandata, lalo na espada, it should be sharpened. Walang saysay ang isang espada na ang lakas ng pagtaga mo ni hindi mo lang nakakasugat. Di ba? Mukha lang palang espada pero walang power. Mga kapatid, tayo po, may power ang salita ng Diyos. May power ang salita ng Diyos kapag kaya ni ginamit natin, kapag kaya ni pinanghawakan natin, very powerful. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Diablo, nasusulat, walang nagawa ang Diablo, umalis. As he is powerless in the powerful of God, powerful word of God. So, anong kailangan gawin sa salita ng Diyos? Sinasharpen. Kailangan mo din praktisin kung paano kang gumamit ng espada. Yung espada, pagbunot pa lang, hindi mo na alam gamitin, sayang pa din yun. Ano? Yung ibang ganda, yung ganda ng forma eh. Pero nung labanan na, ang nabunot yung sinturon. Nabubaran. Hindi alam na ito yung suksukan ng sandata. So we have to practice how to use the word. Paano natin napapractice yan? Sa araw-araw nating buhay. Ginagamit natin ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay pagkain natin, mauhaw tayo sa pagkain sa salita ng Diyos. Kainin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Iba-ibahin niyo yung luto ng pagkain sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Di ba? May fried rice? Ibig sabihin, habang lumalalim tayo sa pagkakilala sa salita ng Diyos, lumilamnam ang salita ng Diyos, may naidadagdag ka, lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, lalong sumasarap ang salita ng Panginoon. Pero pag hindi mo alam, kainin ang salita ng Panginoon, kahit masarap yan, sa bata na hindi sanay sa matigas na pagkain, ang sanay lang siya ay milk, kahit napakasarap ng pagkain na yan, kung hindi niya yan alam gamitin, kung hindi niya yan alam kainin, walang saysay yan. Kailangan tayo mismo. Alam natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. And lastly, dito po ako magtatapos. Arsenal in the environment of God. Napakahalaga po nito. Prayer. Pero hindi lamang prayer. Samahan na po natin ang fasting. Kung gusto natin na magtagumpay laban sa gawa ng kaaway, kailangan nandito tayo sa arsenal, sa environment ng Diyos, gamit ang kanyang arsenal, kanyang weapon. Pero everything, lahat ng yon without prayer, lahat ng yon without prayer, hindi natin kaya. Alam natin, the power behind all the things that we are doing is prayer. At hindi lang basta prayer, lalo na kung may fasting. Alam niyo po, sa biyaya ng Lord, and later on, sa sariyaya po kasi ginawa po namin, nag-start po kami na, di ba, yung every Wednesday natin, makinig po kayo ha, yung Wednesday po natin is prayer for the church, for the ministry,
Di ba, yun po yung ginagawa natin. Leaders, everything. Sinabayan na po namin yan ng fasting day, Wednesday. So, una po, nag-fasting kami for dinner. Every Wednesday, prayer day natin yon. So, may fasting ng dinner. And later on po, kumbaga, in-extend pa po namin, naging dalawang meal na po. Yung kaya po na mag-fasting, ang kasama na po ang breakfast, is open naman po. Kaya ibig sabihin, Thursday morning, ay fasting pa din. But of course, fasting without the word and without prayer is just skipping meals. Useless po yun. Kung nagpa-fasting kayo pero hindi naman nyo sinasabayan ng panalangin, hindi nyo sinasabayan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-skip lang kayo ng meals. Alam nyo, nag-resulta sa amin. Yung mga kapatid po, later on, nakita nila, yung pagpa-fasting nila is not just fasting for food. Nag-fasting po sila sa social media. Nag-decide po sila. Every Wednesday, walang magbubukas ng anumang social media maliban lang doon sa messenger talaga or text. Pero the rest, talagang hindi magbabrowse. Yun po yung kanilang commitment. Yung worship team, nagkaroon po sila ng commitment. Every Wednesday, walang makikinig ng secular song. Lahat ng mga pakikinggan lang on that day, specific, ay para sa mga awiting makalangit. Now, kung nasa labas ka at mayroong nakikinig, huwag mo namang takpan yung ano mo. Hindi naman ikaw ang nag-decide nun eh. Ang ibig sabihin, yung meron kang desisyon, wag ikaw ang manguna. Ikaw mismo ang mag-decide na wag mo nang gawin. Pero kung nakasakay ka sa jeep at nagpatugtog, wag mo naman sabihin, driver, fasting ako ngayon sa social media. Patayin mo yan. Ayoko makinig niyan. Oh, magulat yung mga, ano to? Saan ka galing? Sa Mars? Parang hindi ka taga-mundo. Oh, hindi naman ganun ang ibig sabihin. Hindi sila mismo nagkaroon ng commitment na gusto nila na ihanda ang kanilang sarili para kumilos ang Panginoon. That is fighting in the environment of God. We recognize na hindi natin kaya sa ating mga sarili. Kaya kailangan palakasin natin ang spirito at mahina ang laman. And when we fast and when we pray, ang sinasabi natin, Lord, hindi kaya ng aking laman, pero kaya mo dahil ikaw ang makapangyarihan. Amen po ba? Eh mga kapatid sa Panginoon, later on, in-observe ko lang po kung ano po ang bunga nito, pero explain nyo na rin po that as a church, church-wide po namin ginawa yon, later on, maging dito po sa atin, maging sa Louisiana, i-implement po natin yon. Why? Kasi ito na po yung panahon para makita talaga natin if we want to win the fight against the enemy. Gamitin natin yung mga arsenal na provided ng Panginoon and be ready na ang ating sarili ay mamatay para lumakas ang Espiritu. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At sa ating pong pagtatapos, nais ko pong basahin yung verse 13 ng Ephesians. Ang sabi po ng verse 13, kaya tayo inutusan, we are in the battle. Nakikipaglaban tayo. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, nandun na tayo sa environment ng Diyos at meron tayong arsenals na galing sa Diyos. At ang magandang pangako ni Apostle Paul, ito ang pangako ng Diyos through Apostle Paul sa bawat isa sa atin. Pasinin ninyo, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Bakit daw po kailangan isuot? Sabi niya, sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. If you are fighting in the environment of God, you can withstood kahit gaano pa yan katagal na labanan at magtatagumpay ka. But if you are in the environment of the enemy, sandali lang, hindi ka tatagal. Kasi mas makapangyarihan ang kaaway sa kanyang environment. Amen? Pero pag tayo ay nasa Panginoon, kahit, Lord, hindi po ako marunong mag-pray, Lord, ako magpa-fasting, sa amin, bawal ngang malipasan ng kain eh. Tapos magpa-fasting pa. Pero kung gusto mo talaga na magtagumpay laban sa gawa ng kaaway, kailangan mamatay ang flesh para lumakas ang spirit. Amen? Kasi doon lamang tayo magtatagumpay laban sa kaaway. At ang flesh, ito ang environment ng kaaway. We have to kill this. Sabi nga ni Apostle Paul, araw-araw, di ba? Namatay na ako kasama ng Panginoon. Kung nabubuhay man ako, ito ay buhay para kay Kristo. Kaya we have to be in the environment of God
at magtagumpay laban sa gawa ng kaaway. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God, purihin natin ang Diyos because we receive the spirit of sonship. Pero hindi lamang spirit of sonship. We receive the anointing of God through the Holy Spirit. Every one of us, every believer who has the spirit of God has the spirit of anointing. And that spirit of anointing has the power to go against every work of the enemy. And God has given us every arsenals to be victorious sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen? At kailangan po natin gamitin yung mga baluti na binigay sa atin ng Panginoon. Yes, oh God, we thank you, Lord God. Salamat, oh Diyos. Salamat, oh God. Salamat po sa iyong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa kapanganakan. Salamat sa mabuting balita. Panginoon, wala nang gawa ang kaaway. Kami ay tagumpay na salamat na inilipat mo kami mula doon sa kaharian ng kadiliman at dinala mo kami sa kaharian ng kaliwanagan na kung saan yung kaharian na yon ay kaharian ng aming Panginoon na kung saan doon sa kaharian na yon ikaw ay naroroon. That is your environment. That is your presence, O God. At yung presence mo, Panginoon, kung nasaan ka na nandoon din kami, nakakatiyak kami, Panginoon, na ang aming pakikipagbaka ay pakikipagbaka ng katagumpayan. Kaya salamat, O Diyos, salamat sa anointing na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa authority na ito, Panginoon. I declare, O God, na ang salita mong ito, Panginoon, na inihayag mo sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. I pray, Father God, that every soul, every spirit in this area in the name of Jesus na na-receive, na-catch, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon, ay kanilang ipamuhay at gamitin laban sa gawa ng kaaway, hindi sa kanyang kapwa, hindi sa kanyang kapatid, hindi sa kanyang kaaway, sapagkat hindi kami nakikipaglaban laban sa dugo at laman. We wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against principalities. Hindi kami nakikipag-away sa aming biyanan, hindi kami nakikipag-away sa aming asawa, hindi kami nakikipag-away, Panginoon, sa mga katrabaho namin. Ang aming kaaway, yung spirit behind doon sa mga gumagawa ng masama sa amin o nagpaplano ng masama sa amin. At yun po yung aming kaaway, hindi po yung aming kapwa na ikaw ang lumikha, Panginoon. Kaya Father God, as we battle, as we go in spiritual warfare, O God, doon sa environment na kung saan inilagay mo kami, tinawag mo kami bilang iyong mga anak, na mayroong pahid, mayroong anointing, Lord God. I pray, Lord, that each one of your servants, O God, gagamitin ng may authority, Panginoon, yung ipinangako mo, na lalakip ang mga tandang ito sa sino mang sumasampalataya, sa sino mang sumasampalataya. Father God, that you will allow your servants, Lord God, to experience, manifest, Lord God, the power of your Spirit, that when they speak, Lord God, they will speak in tongues na ikaw lamang ang nakakaunawa, Panginoon. I pray, O God, that when they cast out demon in the name of Jesus, ang kaaway, Panginoon, ay lalayo because they will honor your word, Panginoon, sapagkat ang salita mo ang makapangyarihan, hindi ang salita namin. I pray, Lord God, na itong authority na ito, spiritual authority na ito na binigay mo sa bawat isa sa amin, ay dalangin ko, Panginoon, na bawat isa gagamitin, Panginoon, itong arsenal na ito, itong weapon na ito, laban sa gawa ng kaaway. And you have promised, Lord, kahit gaano pa man katagal ang pakikipagbaka na ito, mananatili kami matatag at nakatayo sapagkat nasa environment mo kami, Panginoon. Doon sa environment na ikaw ang nakikipaglaban para sa amin, ang iyong kapangyarihan, ang aming gamit-gamit, ang baluti na pinagkaloob mo sa amin. Kaya magtatagumpay kami, O Diyos. Maraming salamat. I pray, Lord God, spirit of doubt, so God, yung mga helmet, Panginoon, na wasak, durog. I believe, Lord God, ikaw ang nagre-restore nito, Panginoon. Pinatitibay mo, Panginoon, ang bawat mga salita mo, Panginoon, bawat mga pangako mo, Panginoon, particularly yung pangako mo about salvation, na hindi kami dapat mag-give up. Ang sino mang mag-endure hanggang wakas ay maliligtas. Father God, you have given us the strength to endure because we are built to last. Nakatayo kami sa matibay na bato. At ikaw yung matibay na bato na aming sinasandigan, Panginoon. I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus na bawat isa sa amin, Panginoon, hindi lamang mga leaders, kundi bawat mga miyembro, Panginoon, alam gamitin ang mga arsenals na ito against the works of the enemy na may katagumpayan sapagkat ito ay pinangako mo sa amin. Salamat po, Diyos. Hallelujah.
Amen.